Siargao Island, the Philippines' world-class surfing destination, is reopening to tourists around 2 months since it was devastated by Typhoon Odette. For more on this, we are joined by Prosferina Coro, the mayor of Del Carmen Town in Siargao. Good morning, Mayor. Thank you so much for joining us. Mayor? Yes, po. Okay, good morning, ma'am. I think you are on mute po. Nag-unmute na po ako. Hindi pa man, no? Hindi na ma. There, all right. Okay na. Okay, yes. We can see yes. you. Yeah, okay, good morning po. So before we talk about the reopening po of Siargao, no? First off, around 2 months since the devastation of Typhoon Odette, how are relief and rehabilitation efforts po going in Siargao? How are your residents in general? Good morning po again. Ano naman po, nag-start na kami ng rehabilitation ng mga shelter po, ng mga bahay-bahay sa mga university because we are 90%, actually 90% down po ang Siargao, ground zero na po kami. So we have already received mga ayuda po for the foods, etc. And then now we are on our one, yung request namin sa mga donors, yung mga ano naman hero, pako, para sa mga bahay kasi as I said, 90% sa housing na kami po ngayon. Then just to make the recovery plan faster, ano, nag-start na rin kami, nag-open ng ano namin, mga tourism areas. So that's good to know po. And which areas po are still in need of assistance? May specific areas po ba in Siargao? And house power, telecommunications po, may signal po ba? Sa ngayon po, mahirap ang signal. Nandito po ako sa airport just to get a simple signal. Kasi kung doon sa opisina ko po, wala talagang signal. So we look for an area na mayroong counting signal para magkaano man. Pero yun nga, mawala-wala. Yung ano, wala. Bigla na lang naputol yung ano natin, usapan, ganyan. Kasi ganun nga, nandito sa airport pa ang magandang signal. So nandito po ako. Yung ano po, the whole of Siargao still need of ano po, mga assistance from our donors. Sana po sa nakikinig sa mga mabait nating kababayan at saka sa mga international ano organization po. We need still ano shelter po. We need still yero, yung pako para naman makaano yung construction materials para naman makaano. Makapag-rebuild kami. Po tayo, no? Yeah, tama po. Tama po 'yun. Kasi yun na nga hanggang ngayon tuloy pa yung mga bahay na yung iba. In Del Carmen po, we have already 12 barangays na nabigyan na po ng ano ng yero, yung shelter nila. Sana po maka-start na sila mag-rebuild yung ano. Para naman ate may 8 pa kaming mga barangays na hindi pa nabigyan, and then we have already received, as we said, we received 4 donors for the 4 barangays, so maiwan diyan 4 lang barangay. Sana sa nakakinig sa mga ano corporation, mga organization, sana naman mag-sponsor kayo kahit isang barangay lang. And Mayor, mag-o-open na po tayo ng tourism natin, no? Despite this. And how are your small businesses and big companies doing? Kasi po, especially your resorts po, since tourism nga po is the lifeblood of your world-class surfing destination. Kamusta naman po yung mga resorts natin? Yung ano resort po natin, unti-unti po nag-build sila rin, nag-rehab din sila ng ano nila. Kaya yung iba talaga, devastated, yung talaga sira. Pero yung iba na may naiwang pagkaunti, ano naman, ni-rebuild nila yung ano nila, mga resorts. So may kaunti rin tayong maka-stay kayo sa ano, sa JL, sa ibang munisipyo. Dito sa Del Carmen, mayroon din po tayo. Unti-unti po, unti-unti lang. Siguro ano. We open already our airport and PAL is flying by February 22. Papasok na po yung PAL. As of the other day, sakay po ako ng barko galing ng lansya, galing sa Surigao City. Marami na pong turista na local tourist po papasok. That's good. And ang flights nyo naman po going smoothly so far? Beginning February 22 po, pasok ng PAL. MWF yata sila na ano, papasok from Manila, Siargao, Manila. Yun lang po ang na-receive namin na information from PAL. Isang flight lang po. And si President Duterte po has since said, mga January po tayo na, Siargao residents who live near the coastline should not be permitted to put up houses na, especially after Typhoon Odette daw po kasi nasisira lang. Do you agree with this po? But paano po yung mga trabaho nila, livelihood of these residents, should they be relocated po from the no-build zones?
Yeah, mayroon na Wilson in-establish ang ano po, nilalagay ng ano ng DNR. And then yun na nga po, naghahanap kami ngayon ng ano ng area na pwede sila relocate. Hopefully DNR can find a place, mabigyan na ang mga LGUs ng lugar na pwede namin i-transfer yung mga ano residents doon. Sa ngayon po kasi ang ano ng Siargao po is farming, fishing at saka tourism. Sira na po yung ano natin, yung farm natin kasi 80% of our cocoa trees uprooted po yun. So sira na po yun. So kamusta po pati yung ano nyo, yung mga mangingisda? Yung mangingisda nga po eh, sira din, 100% din sila na ano kasi yung iba nawala talaga ng ano ng pambot nila, yung bangka nila, yung iba naman sira. So we have already, yung iba naman may tumutulong na last just this month, may nag-start na po tumulong, nagbibigay ng mga yung mga plywood para sa mangingisda yung nandiyan pa. Pero most of our bangkas talaga po dinala ni Odette kung saan dinala. Hindi na namin makita-kita. Hindi na namin makikita. Kaya yung tatlong livelihood namin, yung farming, fishing at saka tourism talaga po, ano, down, ground zero talaga kami dyan. Pero at least po kahit maraming nangangailangan, ang dami rin pong narinig. Ang dami ko rin pong narinig na tumutulong sa inyo. Diba? Opo, marami po. Maraming salamat po sa mga tumutulong sa amin sa cash at saka sa ano po, sa goods. And the mayor, what efforts po or initiatives are in place to cushion the blow kung alimbawa man po, wag naman po sana tamaan muli tayo ng bagyo, no? Kami po sa Del Carmen, nagpasalamat talaga kami kasi meron kaming mangrove. At least yung mangrove, it protected our place, yung mga yun malapit sa coastal area, yung mga barangays namin nandoon. We have 4 barangays, coastal barangays. At least po, nakatulong yun ang malaki sa amin yung mangrove. Although some of the mangroves uprooted, yung ano nila, uprooted doon sa buka pa. Pero at least we were able to, it protect us from the, ano po, yung sa, ano, yung pagtaas ng dagat. At least, tumaas ba ng dagat hanggang, pinakamataas sa siguro hanggang liig na lang. Yun, hanggang dito lang po ang taas. Hindi naman lumampas. So wala kaming ano masyadong, wala kaming casualty po. Sa Del Carmen, we have only 3 ano po, casualty. We are very, very happy na ano, yun ang nangyari. We are able to, we are prepared for that kind of. Every year po may bagyo talaga dito kaya lang hindi lang malakas. Yun ang pinakamalakas. So, yun ang pinakamalakas talaga na ano namin. Talagang better be prepared na lang po, no? Kasi hindi po maiiwasan, hindi naman po natin hawak ang panahon. Yeah, tama po kayo. Ma'am, lastly po, before we let you go, how are your COVID numbers and hospitals? You know, how goes Siargao's vaccination efforts po after the typhoon? Yeah po, after the typhoon po, Del Carmen start vaccinating. Nag-start din ang vaccination namin December 20, nag-start na agad kami. We continue our vaccination program in the whole of Siargao. Oh, kaya continuous po yung program ng vaccination. Not only in Del Carmen, but the whole of Siargao. Ilang percent na po tayo sa vaccination? Almost 70% na po the whole of Siargao. Yeah. That's very good to know. Thank you so much for joining us for this morning, ma'am. You stay safe. Thank you also, ma'am Nikki. Thank you for giving me this opportunity to say thank you and good morning again, Siargao, Marajao, Nabuntag, Surigao.